Stephen Curry, dinipensahan si Kevin Durant. At Hassan Whiteside, dapat daw mapunta sa Golden State Warriors. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag niyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. So sa hindi inaasahan na pag-request ng trade ni Kevin Durant sa team ng Brooklyn Nets noong nakaraan pang linggo, humakot nga ito ng samut-saring mga reaksyon ng mga fans at mga eksperto. Dahil patunay nga lang dito na hindi nga daw nito kayang magbuhat ng kanyang sariling kuponan. At ang alam nga lang daw nitong gawin ay sumapi sa mga malalakas na team. Katulad ng ginawa nga nito sa team ng Golden State Warriors. Kaya naman nakuha nga niya dito ang kanyang kauna-unahang championship. At napatunayan nga din dito ni Charles Barkley na tama ang kanyang naging pahayag kay Kevin Durant. Dahil hindi nga daw si KD ang naging bus driver ng Warriors nang manalo sila ng 2 taong kampiyonato. Ngunit kahit naging masama nga dito ang mga nasabi ng mga fans at mga eksperto sa pag-request ni KD ng trade sa team ng Brooklyn Nets, dinipensahan pa nga rin dito ni Stephen Curry ang kanyang former teammate at sinabi nga niya dito na lahat nga daw ng rumors o gustong puntahan na kuponan ni KD ay isa nga daw natural na bagay lamang sa NBA dahil karapatan nga daw ng lahat ng mga players na pumili ng kuponan na makakabuti para sa kanilang karir. At masaya nga daw ang ating Finals MVP kung saan man mapuntang team ang kanyang former teammates na si Kevin Durant. Sa naging pahayag nga dito ni Steph, masasabi nga nating karapatan pa nga rin dito ng isang player kung saan man ito gustong pumuntang team. Ngunit sa kaso nga dito ng legasiya ni Kevin Durant, hindi pa nga rin dito maiiwasan ang mga paninira sa kanya ng mga tao dahil nakuha nga niya ang kanyang kampiyonato ng ganong kadali at walang kahirap-hirap. Samantala, ayon sa suggestion ng sport writer ng Bleacher Report na si Zach Buckley, nabanggit nga niya dito na kailangan nga daw ng Golden State Warriors ng solid na rim protector bagamat kagagaling nga lang daw ni James Wiseman sa injury at hindi naman daw maituturing shot blocker si Kevon Looney. Para nga sa kanya ay kailangan nga daw pagtuunan ng pansin ng front office ng Warriors si Hassan Whiteside upang mas lalong lumakas nga daw dito ang kanilang depensa sa ilalim ng basket at magkaroon nga daw sila ng rim protector sa kanilang lineup. Ngayong season, si Hassan Whiteside ay nag-a-average sa team ng Utah Jazz ng 8.2 points, 7.6 rebounds at merong 1.6 blocks per game. Kayo mga Lods, sang-ayon ba kayo sa pagpunta ni Hassan Whiteside sa team ng Golden State Warriors? Comment down below lang mga Lods. At para naman sa tips and tutorials sa PCP Ergan, please like and subscribe sa munting channel ni Pops Edwin Vlog. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.